Ngayong araw guys, sasamahan niyo ulit ako sa panibago nating adventure. Mangunguha tayo ng pinage at lulutuin ulit natin ito para sa ating food trip ngayong araw. Sasamahan pa natin ng ilang kuray. At grabe, mapapalaban na naman tayo ng kainan ngayong araw, mga kailog. Let's go! Ngayong araw guys ay bumungad na naman sa atin ang napakagandang panahon at kitang-kita nyo naman ang napakagandang tanawin sa ating harapan. Napakagandang pagmasdan, parang isang paraiso. At bago nga tayo magsimula guys ay nakita ko si nanay, may daladalang isang malaking banak. Grabe, napakalaking banak nito, napakasarap nitong ipaksiw o kaya ay sigang. At tumitimbang daw ito ng mahigit 2 kilo, grabe, napakalaki. At si nanay nga pala ay tatawid lamang papunta sa kabilang ilog. At ito nga pala guys, papanguhanin natin ay maaaring ngayon nyo lang nakita. At mamamangha talaga kayo sa itsura nito. Meron itong mahabang buntot at ang shell nito ay medyo balahibuhin. Kakaiba talaga ang nilalang na ito, mga kailog. Matagal na namin siyang kinakain pero ngayon ko lang ito ipapalabas. Kasi dati nung hindi ko pa natututunan ito kuhanin ay pakunti-kunti lang namin nakukuha o pa isa-isa pa lamang. Pero ngayong araw ay siya ang target natin kaya papanguhanin natin ito at dadamihan natin. At ito ang ipu-food trip natin ngayong tanghalian, mga kailog. At kung mapapansin nyo nga ay napakadali lang ito kuhanin kasi ang butas nito ay makikita mo yung laman doon sa loob. At ang butas nito ay medyo pabilog din kagaya ng butas ng mga katang na maliliit kagaya ng nakikita nyo sa video. Ay ang maliliit na katang na yan na may malalaking sipit ay namamahay doon sa ibabaw ng kanyang butas. Kasi nga yung target natin na pinage ay lumilikha ito ng butas na maliit at binabahayan nga yun ng maliliit na alimango. Pero hindi lahat ng butas ay mayroon laman ng pinage. Yung iba ay natural na butas talaga ng sipay o yung maliliit na alimango. At sa pangunguhangan ito ay gagamit lamang tayo ng itak o kahit anong bagay na pwede nating ipanghukay dun sa buhangin. At medyo shortcutin nga lang natin ang pagtusok nito sabay ibubuwalin natin pataas kagaya ng nakikita nyo sa video. Medyo maliliit lang ang size nito kaya kailangan natin makakuha ng madami para sa ating tanghalian mamaya. At maikwento ko lamang sa inyo guys, nagkaroon ako ng pananaliksik tungkol dito sa lamang ilog na ito pero wala akong makita. Malamang sa malamang ay hindi pa ito napipicture sa kahit saang lugar. At sa tansya ko ay ako pala mga kauna-unahan nakapagdokumento nito. Mapicture sana ito sa KMJS, mga kailog. At alam niyo ba mga kailog na kahit ako talaga ay manghamangha dito sa nilalang na ito, napakaganda niyang tingnan. At nang una ko itong matikman, namangha din ako sa lasa, may habig dito sa lasa ng tahong. At kung mapapansin niyo yung kanyang buntot ay napakasarap din talaga na maligat-ligat. Sana all maligat. At malutong-lutong talaga itong kainin kaya nga lamang ay medyo maliliit sila. Pero napakasarap din talaga niyan mga kailog. At sa ating pagtsatsaga nga ay medyo marami na rin ating nakuha. At siya nga pala mga kailog, munti ko na makalimutan, si Kabagao nga pala ay kasama ko at siya nga pala ay nangangawil. At sa part ngang ito ay medyo ako nagulat dahil siya ay napasigaw na mayroon daw siyang nahuli, lapu-lapu daw. Pero paglapit ko ay mamamatay siya katatawa dahil ang nahuli naman pala isang kahoy. Grabe talaga ito si Kabaong. Kabagaong pala, hindi Kabaong. Pati siya ay mamamatay katatawa, mga kailog. Yung mukha recover kailog. Nagkamali ako ng salita, pasensya niyo na mga kailog. At sa pagpapatuloy nga ng ating kwento ay napakarami pa nating nakukuha. Pero mas marami pa ang ating kakailanganin para makaipon tayo. Maiwan ko muna kayo saglit at magpaparecover muna ako sa pagtawa. Grabe talaga ito si Kabagaong, pinatawa ako ng pinatawa mga kailog. At sa pagpapatuloy nga ng ating kwento mga kailog ay ito na yung mga nakuha natin, napakarami. Napakaganda talaga niyang tingnan. Kala mo talaga isa siyang pagi o stingray mga kailog. At matapos nga mahigit isang oras mga kailog ay nagpa siya na ako umuwi at medyo marami na rin naman ang nakuha natin. Ito nga pala yung mga dinadaanan ko pa uwi at saka ito yung dinadaanan ko pagpunta ng ilog, napakaganda. At sa part kang ito ay iniwan na tayo ni Kabagaong mga kailog. Uuwi na tayo sa bahay at lulutuin naman natin ito. At nang makarating nga tayo sa bahay mga kailog ay nagpainit agad tayo ng mantika. At iginisa agad natin dyan ang luya at sinunod na rin natin ang bawang. Tapos ay hahalo-haloy lang natin ito hanggang sa ito'y maluto. At nang ito'y maluto na ay sinunod na rin natin yung ating mga napanguha. Meron din nga para tayong mga nakuha dyan na habulin. Isasama na rin natin para ito ay dumami. At nang mailagay nga natin yung ating mga napanguha, hinalo-halo lang natin ito. At kung maaamoy nyo nga ito mga kailog ay napakabango talaga at sinamahan na rin natin ito ng 2 kuray para oret na naman ang ating food trip mga kailog, ika ni JR Perez. Shoutout sa iyo pare at pagkahalo nga natin inilagyan na rin natin ng kaunting tubig tapos sinunod na rin natin ng paminta at sekretong pampalasa. Pagkatapos ay aantayin lang natin itong kumulo at tataklaban muna natin ito at mamaya natin babalikan. At makalipas nga ang ilang minuto mga kailog ay ito na yung ating niluto. Nilagyan lang natin ito ng ginayat na dahon ng sili para magmukha namang masarap mga kailog. At ito na yung finished product ng ating pinaghirapan mga kailog, mapapalaban na naman tayo ng kainan. Sabayan niyo akong kumain mga kailog. At bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang itsura niya kapag naluto.
At alam niyo ba, pinagtataka ko lamang pag siya'y naluluto ay lumalaki yung kanyang laman. At hindi natin naakalain na napakalaki pala ng kanyang laman at mabintog. Sana all mabintog. At mataba siya na hindi natin naakalain na ganun palang kalaki ang kanyang laman. Dahil kung titingnan natin ang kanyang balat ay medyo manipis lamang. Tara mga kailog, kumuha na rin kayo ng bahaw at sabayan niya ako kumain. At kasabay ko nga rin pala din yung dalawa kong anak na kumain. Dahil paborito ng aking mga anak yung galamay at saka sipit ng kungo o kuray mga kailog. Kaya lamang ay paghihimay ko muna sila bago ako makakain ng marami. At talagang napakasarap naman ang food trip natin ngayong araw guys. Ito lang talaga masarap sa probinsya mga kailog. Hindi mo na kailangan ng madaming pera para makakain ka ng masustansya at mga sariwang pagkain. Basta masipag ka lang talaga, hindi ka magugutom dito. At kung siniswerte ka pa nga at madami kang makuha o madami kang mahuli, pwede mo itong ibenta para may maibili ka naman ng bigas at mga pangangailangan. Ayun mga kailog, maraming salamat ulit sa inyong panonood. At dahil nga nakaabot ka na naman sa bandang huli ng video ito, hihingi sana uli ako ng isang komento at isang share. Maraming salamat. Abangan nyo na lang po yung mga susunod nating video, ini-edit pa ni Kailog. Binabati ko lang po uli ang lahat ng followers natin. Maraming salamat po sa laging panonood ng ating video. Lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Alam ko na binabalot kayo ng lungkot yan at naiinip. Sana kahit papaano ay napasaya ko kayo sa panonood ng ilang minuto sa aking mga ginagawang video. At naiparamdam ko rin sa inyo na kahit papaano ay parang nandito lang kayo sa probinsya at hindi kayo lumayo. Ayun, hanggang dito na lang po ulit. Have a nice day and God bless you all.